habang pinagbabawalan niya ang mga niya, ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Buong paghangang sinasabi nila, napakahusay lahat ng kanyang ginagawa. Binigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinagsalita ang mga pipi. No? So, ang isang sign, no, kagaya ng sinabi po ng Panginoong Jesus sa Matthew 11 verse 5, nung isinend po ng ni John ang kanyang mga alagad para tanungin na ang Panginoon ba yung misaya. Nung sinabi niya, kung kayo sa kanya, sabihin niyo ang mga bulag ay makakakita, ang mga pipi ay nakakapagsalita, at ang mga bingi ay nakakarinig. No? So, kahit po yung sinabi po, no, sa Isaiah 61, yung purpose ng Savior, sabi po dito sa Isaiah 61 verse 1, hanggang 4, sabi po dito, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa sa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugat ng puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang Panginoon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa, upang pasayahin ang mga tumatangis sa Sion, kaligayahan sa halip na rikyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh na ginagawa kung ano ang makapwiran, at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Muli nilang itatayo ang mga sirang lungsod na napakatagal ng wasak at tupok. So, makikita natin dito sa mga verse na to, mga kapatid, yung layunin ng isang Mesaya. No? So, makita natin yung pagpapagaling niya dito sa nabanggit po sa Mark, no, na mapag-aaralan po natin din sa Matthew, ay ito yung sign ng Mesaya, no? Ito yung kanyang purpose. Aray ko na, feedback. Ito yung kanyang purpose, no, na talagang magbigay siya ng kagalingan sa tao, magbigay ng kaaliwan sa mga tao, magpagaling, di ba, ng mga sugatang puso. No? So, in the point of sickness and diseases, yung mga umaalipin na mga demonyo, no, at yung mga inaalihan ng demonyo, at ang mga pipi, bingi, at bulag, ay impaired sila, na ang mga bagay na dapat sana nilang magawa or makita or marinig, hindi nila ito naririnig, no. Kumbaga, may mga bagay silang namimiss, although they can still function, pero may mga bagay po silang namimiss dahil sa kanilang impairment. At ang pagpunta ng Mesaya dito, no, he just proved that even sa healing, mga kapatid, even sa pagpapagaling ng ating Panginoong Jesus sa mga may sakit na to. So dito po sa Matthew 15 verse 29 hanggang 31, sabi po dito, pag-alit doon, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. So, doon sa ano, no, doon sa kanyang pinuntahan, doon sa sinabi, 'di ba, kung saan niya pinagaling ang anak ng isang Canaanite woman, no, na pag-aralan po natin last week, ay naglakad siya mula doon papunta po sa lawa ng Galilea, kasi pinag-usapan po natin the Tyre and Sidon na pinag-usapan natin ay nasa coast din siya, or nasa daan din siya ng Galilea. No? At nabanggit po sa atin sa Mark 7 na nilakad po niya ang lawa ng Galilea kung saan binaybay niya yung bayan ng Decapolis. No? Ang mga bayan ng Decapolis. So, yung mga bayan ng Decapolis ay nakapwesto po sila sa coast land ng sa coastal ng Galilea. Pag sinabi po natin coastal, malapit siya sa tubig ng Sea of Galilee, no? Kaya binanggit po dito na binaybay niya yung lawa ng Galilea, no? Pag sinabi po natin Decapolis, it will remind us, mga kapatid, ito po ay mga city, no? There are, yung deka kasi ay 10 at police ay city, no? There are 10 cities
na tinatawag po na Decapolis. Ang mga lugar po na ito are mga lugar na kung saan tirahan sila ng mga Greeks. No, kung ang isa po sa lugar na makikita po natin at hanggang sa panahon po natin makikita natin ang mga ruins niya ay ang Bethshean. No, sa Bethshean po ay napakadami po diyang ruins ng panahon po ng mga Greeks, no, at mga Romans. So that place, kumbaga parang it was, 'di ba, ang una naman talaga Greek before the Romans. So, it was the place na para kung saan talaga namuhay ang mga Greeks, no? So, kaya nga kahit ang may-ari ng flat namin dati sa Hadar, no, sabi nila, bumili sila ng lupa doon sa Bethshean kasi ang iniisip nila na i-restore ang Bethshean dahil isa nga siya dating city na maganda, no? That's why they bought alam doon po sa lugar na yon para sa, kumbaga parang naninigurado na sila sa magiging pwesto nila. No? Pero hindi na po yun na restore. No? So ang Bethshean ay isang normal na village na lang, na isang normal na community. At hindi po siya naging malaking lugar na. No? At yun po, no? Yun yung binaybay ng Panginoon. At kung mababasa po natin yung dating kwento ng inalihan ng demonyo, no, na isang tao na ano po siya, yung tao na inaalihan ng demonyo, na ang tinawag niya sa kanyang sarili doon sa mga demonyo ay batalyon, no, kasi marami. Yun yung tao na kahit ano siya ng tanikala, kahit itanikala siya, ay natatanggal niya yung kanyang tanikala sa sobrang